Ayun. Sarap nito. Sariling atin talaga, no? Oy, shout out doon sa mga pinasugod ni Pang Hengkeps, no? Dito sa channel natin. Sabi, ang dami nagsabi. Totoy, kung ano-anong bash yung sinasabi, okay lang. Yan problema, nandito ako para makipagbardagulan. Hindi nyo pa din tanggap na sinungaling yung idol ninyo. Sarap talaga nitong peach mango pie. Saglit lang ha, subo lang ako ulit. Sarap pang almusal, alas, anong oras na ba dito? Alas 4 habang ginagawa ko itong video na to. Wala, may jet lag eh. Jet lag. Kaya mag-jet lag na lang. So, yun nga po, mga kababayan. Dumiretso tayo doon sa prayer rally. Gulat ako doon sa prayer rally. Pero okay naman. So far, wala akong naintindihan masyado kasi puro Bisaya yung mga pinag-uusapan. So, ang ginawa ko na lang, mga kababayan, dahil nga po nanonood ako doon sa live ng ibang mga kaibigan natin, no? Ang daming nanonood. Ang daming nanonood. Sabi ko, wow, tinatangkilik yung ano ah. Yung mura, ano sabi ng iba? Murali. Parang murahan rally, ganun. Sabi ko, wow, tinatangkilik pati doon sa ano ah, doon sa mga nanonood ng live stream. So binasa ko po, mga kababayan. Hindi ko ano tamang term dito. Kumbaga parang doon po mismo sa comment section yung 1,400 na nanonood kasama ko doon sa comment section. Hindi ko akalain na puro against doon sa prayer rally na tinatawag, mga kababayan. Makikita mo doon kasi 'di ba ang parang ang logo o ang motto nila is Filipinos are not for sale. 'Yun po yung ano nila eh. 'Yan yung motto eh. Yung mga nagko-komento nakalagay doon Filipinos are not for sale in China. So sa madaling salita lang po, mga kababayan, dahil alam naman po natin na suportado nila yung China, alam natin na against doon sa prayer rally yung mga nagko-komento. Meron pa doon na fentanyl, meron pa doon na Xi Digong. Yun yung mga nakikita natin na komento ng taong bayan na nanonood doon sa comment sa ano, sa live stream, mga kababayan. So sabi ko, aba, so ibig sabihin, mga kababayan, hindi po lahat nung nandoon sa prayer rally na yon, kung sa comment section mas madami yung hate comment, no, na nababasa natin. So ibig din pong sabihin na yun mismong nandoon sa lugar, no, kung saan idinadaos yung prayer rally, ibig sabihin, hindi lahat ang agenda ay kumbaga naaayon sa kanila. Yun po yung ating ano, pag-aanalisa, mga kababayan. Yung iba, panigurado ako, pupunta doon si Willie Rebillame. Yung iba, panigurado ako nasasabi na ang dahilan kung bakit pumunta doon, kasi magkakaldagan. Yung mga gumagano na babae. So, iba-iba po ang dahilan. So, ibig sabihin, yung talagang gusto nilang maiparating sa mamamayang Pilipino na nagkakaisa ang bansa natin o ang bawat Pilipino na parehas ng kanilang gusto, ay hindi po. Kasi talagang iba-iba, no, ang agenda ng mga pumunta. Mayroon sigurong gusto lang makakita ng mga big time na mga politiko.
Yung iba dahil nga po may mga artista. At yung iba, siguro, pastime, walang ginagawa, mga kababayan. Pero hindi naman po natin naalisin sa ating mga sasabihin na talagang merong mga pumunta para makiisa, para po doon, mga bossing. Pero ang pinaka tumpak, galit sila kay Gwen. Galit yung mga vlogger kay Gwen. Kay Mayor Gwen Garcia, mga kababayan. Gwen Garcia. Bakit? Eh kasi nga eh, hindi sumipot. Oh. Kasi nga po, hindi suportado yung mga ganong panawagan nila. Hindi suportado yung mga ganong ano nila, mga political rally nila, mga bossing. Dahil siguro nga alam na nila na magiging murahan, alam na nila na hindi magiging tema eh talagang pagdarasal o yung pagbibigil o yung pagsisindi ng kandila para sa ating bayan. Siguro alam na nila na murahan rally talaga ang mangyayari. So siguro iniisip nila, puro siguro no, kasi nga ito ay opinion natin, mga bossing. Ito ay yung talagang pag-aanalisa natin kung bakit hindi nagsidatingan yung mga mayor, bakit walang sumuporta. Eh dahil alam na nila na iba yung nakasulat na tema sa gagawin nila, mga kababayan. Shout out pala doon kay DDS TV. Ilan na ba nanonood sa iyo? At least itong channel na to ay ano, makatulong na sa mapadami yung channel mo. Pero mukhang hindi ka isinama doon sa ano, sa may budget. Hindi ka kasama sa may budget, kaya sa comment section ka lang. No? So muli po, mga kababayan, wala eh. Doon natin makikita na ang suporta ng taong bayan ay nasa administrasyon pa din po, no? Talagang ano, habang nanonood ako doon sa live stream, dahil hindi naman po ako makapunta na Cebu eh. Habang nanonood ako doon sa live stream, puro hate comment yung nakikita ko. Puro galit, no? Naka-pentanil ka na ba? Yun, ganun yung mga ano, ganun yung mga comment. Meron pa doon is si Digong. Filipinos is not for sale in China. So masasabi po natin na talagang baka pati po yung paghiwalay ng Mindanao na sinasabi nila, malabong, napakalabo po mangyari nun. Ano? Napakalabong mangyari. At take note si Atty. Vic, bumabanat na din po, mga kababayan.